Magandang hapon sa News 5 Alerts. Una na agad ang kapapasok lang na balita matapos maghamon. Hindi haharapin ni Pangulong Duterte si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio para sa isang debate ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, alinsunod daw ito sa rekomendasyon ng gabinete at ng ilang mambabatas. Hindi raw kailangan makipagtuos ng Pangulo sa isang anilay, ordinaryong abogado lang. Pero dagdag ni Roque, kung papayag raw si Carpio ay sila raw dalawa ang magharap, lalo't siya raw ang itinalaga rito. Samantala, aprobado na ng Interagency Task Force ang pagsagawa ng swab test sa 7th araw ng quarantine ng mga biyaherong dumarating sa Pilipinas. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, inilipat nila ang testing day alinsunod sa rekomendasyon ng mga eksperto. Naobserbahan kasi na mas maraming pasahero ang nagpopositibo sa 7th o 8th araw ng quarantine. Kasabay nito, imamandato na rin ng DOH na sa government-approved quarantine facility na manatili ang mga pasahero sa loob ng 10 araw bago ilipat sa mga pasilidad ng mga LGU. Dati, sa 5th araw, isinasa ilalim sa test ang mga inbound traveler bago payagang lumabas ng quarantine facilities at mag-home quarantine. Abiso po sa mga customer ng Meralco, ha, may dagdag singil sa bill ngayong buwan ng Mayo. 18 centavos ang taas presyo sa kada kilowatt hour ng kuryente. Katumbas yan ng 37 pesos na dagdag bayad sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. 55 pesos naman para sa mga gumagamit ng 300 kilowatt hours at 73 pesos para sa umaabot sa 400 kilowatt hours kada buwan. Habang 90 pesos ang taas presyo sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Ayon sa Meralco, ang rate hike ay bunsod ng pagtatapos ng refund sa sobrang singil sa transmission charges. Kapapasok po ulit na balita, pinapayagan na ng Interagency Task Force ang paglabas sa bahay ng mga minor de edad mula 12 hanggang 17 anyos, gayon din ang mga matatandang edad 65 pataas. Pero para lang po yan sa pagpaparehistro sa Philippine Identification System o National ID. April 30, binuksan sa publiko ang online registration para dito. Para sa iba pa mga balita, pumunta lang po sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Mean Los Baños at narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Mga doktor sa India, pinapipili na kung sino lang ang gagamutin sa sobrang dami ng COVID-19 patients. 12 Pinoy seafarers galing India, kumpirmadong positibo sa COVID-19 matapos dumaong sa Pilipinas. At PNP Chief Dibold Sinas, magre-retiro na bukas sa anibersaryo ng kontrobersyal na Manyanita. Balikan natin ang mga kaganapan sa 6 na buwan niya bilang hepe ng mga pulis sa Word of the Lord. Yan at iba pang mga balita at impormasyon, hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 5:30 ng hapon.